Arestado po ang isang gwardyang kukuha sana ng police clearance sa Maynila. Nadiskubre kasing may warrant of arrest pala siya. Balita hatid ni Jomar Apresto. Mismong sa loob ng istasyon ng pulisya inaresto ang lalaking ito na isang gwardya at kukuha sana ng police clearance sa Santa Ana, Maynila. Lumabas kasi sa database ng Philippine National Police na mayroon pala siyang nakabinbing warrant of arrest sa Isabela para sa kasong RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Unang-una, siyempre nagulat siya dahil unang hindi niya in-expect na lalabasan siya, hindi niya in-expect na magkakaroon siya ng record doon sa police clearance kasi nga inisip niya napakatagal na panahon na. 2016 pa ito. Base sa investigasyon, 2013 sinampahan ang kaso ang lalaki matapos niyang ilabas ang kanyang service firearm sa loob ng isang club sa Isabela habang nakikipag-inuman. Nahuli siya doon at nakapag-post siya ng bail. After noon, hindi na siya umattend ang hearing kaya nilabasan siya ng mandamiento de arresto. Ayon sa akusado, inakala niyang dismiss na noon ang kanyang kaso. Hindi po ako nagtago. Hindi ko lang po alam na may warrant na po ako. Naghihintay po ako ng schedule ng hearing. Hindi ko lang po siguro alam na may dumating sa bahay namin sa probinsya o na-miss ko lang siguro. Ipinagtataka raw niya kung bakit nakakuha pa siya noong 2021 ng police clearance kung may kaso pala siya. Paliwanag ng MPD, National Police Clearance na kasi ang kinakailangan ngayon, hindi kagaya dati na pa mga local police clearance lang. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Santa Ana Police Station na akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Pinag-iipunan pa raw ng kanyang pamilya ang kanyang piyansa na abot sa 120,000 pesos. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mamimili, good news dahil bahagya ng bumaba ang presyo ng pansahog na kamati sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon po sa ilang nagtitinda, nasa 150 pesos na ang kada kilo ng kamatis na dati umabot hanggang 180 pesos. Mula raw ang supply na yan sa gitna ng Hilagang Luzon. Batay po sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 135 hanggang 170 pesos ang kada kilo ng kamatis sa NCR. Sabi po ng DA, posibleng bumaba na ang presyo ng kamatis sa susunod na dalawang linggo dahil panahon na po ng anihan. Nanawagan ang Chinese Embassy sa ating gobyerno na protektahan ang mga Chinese na nasa bansa. Kasunod ito ng nadiskubring bangkay ng isang Chinese at isang Chinese-American na mga biktima raw ng kidnap for ransom. Balita hatid ni Chino Gaston. Nakabalot sa kumot ang dalawang bangkay ng lalaki nang ma-retrieve mula sa bangin sa barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur noong June 24. Di pa malinaw noon ang kanilang pagkakakilanlan, pero kalaunan lumabas sa imbestigasyon na mga biktima sila ng kidnapping. Chinese ang isa sa mga biktima habang Chinese-American naman ang isa pa. Batay sa autopsy, bukod sa mga pasa sa katawan, walang nakitang malalang sugat o tama ng bala ang mga biktima. Ayon sa pulisya, mga negosyante ang dalawa na kinumbida raw ng mga kapwa Chinese rito sa Pilipinas para sa isang business venture. So, yun po ngayon yung direction po ng ating investigation dahil hinahanap po natin ngayon kung sino po yung supposedly kakatagpuin po nila nung sila ay dumating. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, June 20 dumating sa bansa ang dalawa at may sumundo raw sa kanila sa airport. Nakausap pa raw noon ng isa sa mga biktima ang kanyang asawa sa telepono. Pero pagsapit ng hapon, hindi na raw siya makontak. Kinabukasan, may tumawag na sa kaanak ng mga biktima at nangihingi ng 5 million yuan o katumbas ng 40 million pesos na ransom. Nakapagpadala pa raw ng pera ang pamilya pero hindi na sila kinontak ulit nang nanghingi ng ransom. June 23 po ay nakipag-ugnayan po yung abogado po ng isa sa mga biktima regarding nga po doon sa isa sa mga nawawalang biktima. At then nung June 24 po ay nakareceive po sila ng information po sa provincial director po ng Camarines Sur at informing them na may dalawa nga pong found na dead body. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na nakidnap at pinatay ang isa nilang kababayan. Kasabay nito ay nanawagan ng Chinese Embassy sa Pilipinas na gawin ang lahat para protektahan ang mga Chinese national sa bansa.
Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na pagkasunduan sa pulong ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador Huang Xilian na palakasin ang laban kontra transnational crime. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulan po ngayong umaga sa ilang bahagi ng bansa. Isinailalim nga po ng PAGASA sa rainfall advisory ang Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Samar at Southern Leyte. Asahan po ang malalakas na ulan hanggang alas 11 ng umaga. Ulan na dulot ng easterlies ang nararanasan po ngayon sa Eastern Visayas maging sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Caraga at Davao Region. Intertropical Convergence Zone o ITCZ po naman ang umiiral sa Palawan habang posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, mataas din po ang tsansa ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama na po ang Metro Manila, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Isinailalim sa General Flood Advisory ang Mimaropa Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Caraga at PARMM. Ibig pong sabihin niyan, may banta ng baha sa mga nasabing rehiyon dahil sa inaasahang ulang dulot ngayon po nga araw. Tatagal ang General Flood Advisory hanggang alas 6 ng gabi. One step closer ang Gilas Pilipinas para makapaglaro sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos magwagi ng ating national men's basketball team sa kanilang opening game sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Sa kabila ng home court advantage, pinatumba ng Gilas ang world number 6 na Latvia sa score na 89-80. Historic win dahil yan ang unang panalo ng Pilipinas laban sa isang European team sa official FIBA competition sa loob ng 64 years. Big scorers ng Gilas si Justin Brownlee with 26 points at si Kai Soto with 18 points. Para makausad sa semifinals, kailangang talunin ng Gilas ang Team Georgia sa group stage. Kung matalo man, hindi dapat makalamang ang Georgia ng 19 points o pataas. Tanging ang mananalo sa finals ng FIBA Olympic Qualifier ang otomatikong mabibigyan ng ticket sa Paris Olympics. Huli ka ang pagpasok ng lalaking yan na naka-helmet at may dalang kutsilyo sa isang lugawan sa Barangay Bulua sa Cagayan de Oro. Nilapitan niya ang lalaking bantay at tila sasaksakin. Agad tumayo at ng lalaki at nanlaban. Sinubukang agawin ng bantay ang kutsilyo hanggang natamaan nila ang salaming istante at nahulog ito. Doon na tumakbo palabas ang salarin at binato siya ng strainer ng bantay. Ayon sa may-ari ng lugawan, tatlong lugawan pa niya ang na-hold up kamakailan. Kaya duda niya, parehong hold-upper din ang nagtangkang mang-hold up sa lugawan niyang ito. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, may sinusundan na silang mga tao na posibleng nasa likod ng mga pang-hold up. Nabisto sa Bulacan ang dalawang warehouse ng home appliances na hindi raw registered at hindi dumaan sa inspection. Balitang hatid ni Jamie Santos. Matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang consumer, agad nagkasa ng verification, validation, surveillance at test by ang Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB ng DTI sa warehouse sa Plaridel, Bulacan. Nakita ang mga appliance na ibinebenta online na unregistered, unsafe at uncertified o hindi dumaan sa inspeksyon. Ilan sa unregistered appliance na nakita ang washing machine, oven toaster, blender, electric fan, rice cooker at multi-cooker. Checking, nakita natin na hindi lang po yung rice cooker ang merong hindi certificado mula sa Bureau of Philippine Standards. So nakita po natin dun yung mga blenders, washing machine, electric fan. So yun po. So nakasama po siya doon. Mahigit 9.3 million pesos ang halaga ng appliance na nasabat sa dalawang warehouse. Pag sinabi po natin uncertified, ito walang PS mark. Ito walang ICC, yung pong PS mark ay Philippine Safety Mark. Kung ikaw ay local manufacturer, gumagawa dito sa atin, kailangan kang kumuha ng permiso o lisensya sa BPS ng DTI. Ito po ang Bureau of Philippine Standards. At kung ikaw na may importer, dapat meron kang ICC, yung Import Commodity Clearance. Wala rin daw permit, lisensya at safety mark ang mga warehouse. Hindi raw ligtas at dekalidad gamitin ang mga produktong nakuha rito. Safety and quality po ang hinahabol natin dito. Nakakamura ang mga namimili online, nakakamura dahil imported, but
yun po ang resulta. Unsafe at walang kalidad na mga produkto. Ina-imagine nyo, yung washing machine nyo, o mga electric kettle nyo, mga panluto nyo, mga gamit nyo sa bahay, hindi kayo nakakatiyak, maiwan nyo, baka sumabog, baka sunog, baka pinsala sa buhay at ari-arian natin. So, delikado po. Sinelyuhan ang mga produkto. Hahakutin daw ito at ilalagay sa bodega ng DTI para gamiting ebidensya. Nag-issue ng violation ang ahensya sa may-ari o kinatawan ng warehouse. Maayos naman daw nakipag-usap sa kanila ang foreign national na may-ari ng warehouse. Handa naman daw siyang makipagtulungan sa DTI pero hindi na humarap at nagbigay ng pahayag sa media. Bago rito, isang warehouse sa Valenzuela City ang pinasok din ng FTEB na nakitaan din ng mga unregistered at uncertified appliance. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumangga ang isang jeep sa isang closed van sa EDSA Corner Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon po sa tsuper ng jeep, hindi raw niya napansin na pula na o stop na dapat ang traffic light. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Nagtamo ng mga sugat sa kanang binti ang dalawang babaeng pasahero ng jeep matapos itong bumangga sa close van sa EDSA Corner Quezon Avenue mag-alas 5:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang MMDA Rescue at ginamot ang mga sugat ang pasahero. Mabilis po siya. Pagbangga po kasi tumilapon yung cellphone ko. Tapos nakakapit naman po ako. Tapos nung nagpreno, biglang umatras po kami lahat. Tapos dun na po, nag-stop yung jeep. Babayad sana ako. Tapos bigla na lang gumanong ganun yung jeep. Pumasok ako doon sa may pinakaano ako kasi nasa huli ako eh. Biglang sumusunod ako sa may pinakailalim na upuan. Galing sa Quezon Avenue ang jeep at patawid ng EDSA. Ang close van naman binabagtas ang EDSA southbound. Sa lakas ng pagkakabangga na UP ang gilid na bahagi ng close van. Tumagas ang diesel nito sa EDSA kaya naglagay ng pusot ang MMDA. Ang jeep naman dumiretso sa mga halaman sa bangketa at nabangga pa ang isang puno. Kwento ng jeep ni driver, hindi raw niya napansin na nakastop na ang traffic light sa intersection. Napasunod po ako sa sinusundan ko, akala mo nakago pa po eh. Nakago kami yung isang jeep, dire-diretso, bigla pong sumalpok sa gilid namin. Yung tanke ng diesel. Nahatak ang mga sasakyan bago mag-alas 7 ng umaga, patuloy ang imbestigasyon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang babae sa Virac, Catanduanes matapos makuryente sa depektibo umanong radyo na nabili online. Sa Binyan, Laguna naman nagliyab. Sa gitna ng South Luzon Expressway ang isang pampasaherong bus. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nabalot ng makapal na usok ang nagliliyab na pampasaherong bus na yan sa South Luzon Expressway sa bahagi ng Binyan, Laguna. Galing yan sa Borongan Samar at papuntang Pasay. Ang kwento po nung driver ay naramdaman na niya nawawala yung hangin ng preno niya. Nagsimula siya sa right rear portion nung bulong. Ligtas naman ang driver at mga pasahero na inilipat sa ibang bus. Wala namang ibang sasakyang nadamay sa insidente. Patay ang driver ng isang closed van matapos salpukin ng kasalubong na truck na kargado ng oxygen tank sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Nasawi rin ang nadamay na motorcycle rider. Nasa outer lane ng kalsada ang rider at pareho silang pa-southbound ng closed van. Ayon sa PNP, umagaw ng linya ang truck dahilan kaya nasalpok ang closed van at sunod na sinalpok ang rider bago tumama sa concrete barrier. Sinampahan na ng reklamo ang driver ng truck na wala pang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga nasawi. Nasawi ang isang babae sa Virac, Catanduanes dahil umano sa depektibong radyo na nabili online. Kwento ng kanyang mister, sinubukang pagganahin ng biktima ang bagong biling radyo pero nakuryente siya. Sinubukan pa raw ng lalaki na tulungan ng asawa pero maging siya ay nakuryente rin. Agad na itinakbo sa ospital ang biktima pero hindi na ito nailigtas. Hindi man iba talaga sir, ito ang radyong ito at ayun mas na ito ang napugoy niya muna, yung nakababaw sa ginhawa niya, na hindi niya nabot sanan, tighiling ko man so gabos na linya dyan, hindi man yung problema. Ang DTI Catanduanes handa raw tumulong sakaling magreklamo ang pamilya laban sa online seller. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na maging maingat, lalo na sa mga binibiling gamit online. Maging mapanuri po tayo sana, maging
maging very concerned sa oo nga nakabili po tayo ng medyo mura at ng medyo very affordable, tuwang-tuwa po tayo, pero sana wag nating compromise, wag po nating i-compromise yung ating safety. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos siyang pagsasaksakin ng kanyang nakababatang kapatid sa Pidigan, Abra. Ayon sa PNP, 14 na saksak ng kutsilyo ang tinamo ng biktima. Base sa investigasyon, nagising ang suspect dahil umuwi umanong lasing ang biktima na nagsisigaw at naghahamon ng away. Nagabulan ng suspect na may kutsilyo at ang biktimang may steel bar. Nakailag ang suspect nang hampasin siya ng steel bar ng biktima pero nagtamo ng malaking sugat sa leeg. Pagkatapos, pinagsasaksak ng suspect ang biktima. Giit ng naarestong suspect, self-defense ang ginawa niya. Matagal na rin daw silang hindi magkasundo ng kanyang kuya. Maharap ang suspect sa reklamong homicide. Pinabulaanan ng isang maritime law expert ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na may hypersonic missile sumano ang China na nakaumang sa Pilipinas. Sabi ni Attorney Jay Batumbacal, espekulasyon at walang factual basis sa mga ito, maliban na lang daw kung may access si Senadora Marcos sa war plans ng China. Sa viral TikTok video, sinabi ni Senator Marcos na may 25 hypersonic missiles umano ang China na target ang EDCA sites sa bansa. Ang hypersonic missiles ay 5 beses na mas mabilis sa speed of sound kaya mahirap o imposibleng maharang ng air defense systems. Nang tanungin si Senator Marcos, hindi siya nagbigay ng detalye kung ano o sino ang kanyang source. Nakita ko lang sa isang report at mukha siyang reliable pagkat yung tinutupok niya yung mga EDCA sites. Sineryoso raw ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ni Senadora Marcos. Makikipag-ugnayan daw ang AFP sa Senadora para kumuha ng karagdagang detalye. Ganyan din daw ang gagawin ng National Security Council. Sa ngayon, wala raw silang namomonitor na banta mula sa China. Ang Department of National Defense hindi nagkomento dahil hindi pa rin nila nakita o nabasa ang mga umunoy plano na tinutukoy ng Senadora. Hinihingi pang pahayag ng Chinese Embassy at Department of Foreign Affairs tungkol dito. Nitong Martes lang, nagpulong sa 9th Bilateral Consultation Mechanism ang mga kinatawan ng Pilipinas at China, kabilang sa napag-usapan ang pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.